Nagpakitang puwersa ang kakampings sa campaign rally para kay Vice President Lenny Robredo sa Pasig. Hindi naman papahuli ang supporters ng Unity na sumigaw na hindi siya bayaran. Narito ang report. Kainitan, halos mapuno na agad ng supporters ni Vice President Lenny Robredo ang bahagi ng Emerald Avenue sa Pasig City kahapon. Hindi nawala ang mga may dalang placards. May ibang nakakostume pa ng sibuyas para unahan na ang bashers. May iba namang nagdala ng libreng pagkain. Sinimula ni Noel Cabango ng programa sa pag-awit ng lupang hiniran. Kahit ang international pop star na si Ariana Grande napansin at pinos ang libo-libong kumaganta ng Break Free sa campaign rally. Lalo namang naghiyawan ang mga tao nang humarap na si Vice President Lenny Robredo kinagabihan. May mensahe naman siya sa supporters. Imbitahin po natin ang mga wala pa dito. Gusto po natin sa kanilang sabihin, welcome na welcome po kayo dito. Pangako niya rin sa mga dumalo ang maayos na transportasyon, hanap buhay, pabahay at pagtulong sa mahihirap. Ito na raw ang pinakamalaking rally ng Robredo Pangilinan Tandem na ayon sa organizers ay umabot ng mahigit 100,000. Nagsagawa naman ang caravan sa Navotas si Bongbong Marcos kahapon. Kasama niya si Navotas Mayor Toby Tianco. Pagkatapos ay dumiretso ang caravan sa Malabon City. Dito naman sila nagsagawa ng campaign rally. Kasama niya rito ang katandem na si Mayor Saro Duterte na hindi dumalo sa vice presidential debate. Gaya ng supporters ni VP Robredo, sigaw din ang taga-suporta ni BBM. Sa Quezon naman ang kampanya ni Mayor Isko Moreno ngayong araw. Una nilang sinuyo ng Lucena at unang sinuyo ang mga magsaka. Tuloy daw sila sa pagharap sa publiko kahit mababa sa survey. Sabay banat sa nangungunang si Marcos Jr. Inungkat niya muli ang pinababayaran sa pamilya Marcos na 203 billion pesos na estate tax. I-surrender na lang nila yung marapat sa bansa para magamit natin itong ayuda. Si Senador Manny Pacquiao naman may hamon kay BBM matapos hindi sumipot sa presidential debate. Okay sa akin, mag-debate kaming dalawa lang. Yeah, tingnan natin kung ano yung plataforma niya at plataforma ko. Balik Senado naman muna si Senador Ping Lacson para ito sa pagdinig sa mga nawawalang sabungero. Mobile Journey, Yeda Pascual po, Hatid Amuha ng Balita.